Watch Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahat ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa mga nakalipas na panahon, marami sa ating mga inang ng tahanan ay alupihin at hirap na makahanap at makatalisod ng tamang impormasyon. Mga impormasyong magsisilbing gabay upang maging daan sa pagkunlad ng buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, narito na ang napapanahon, naiiba at kakaibang kaalaman na dapat nating mabatid at malaman. Libreng kaalaman, ito ang siyang maglalahat ng mga impormasyong magbibigay daan upang mabatid natin ang mga pamamaraang praktikal. Libreng kaalaman, maglalatag ng tuwirang hakbang tungo sa mga hakbangin ng pagunlad ng kabuhayan ng bawat mamamayan. Libreng kaalaman. At ngayon, narito na siya, ang magbibigay gabay sa ating lahat, ang ating ate na at tita pa, si Lilian Gabriel. Ah, naman,
Magandang buhay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay 11 ng Setyembre, taong 2021, araw po ng Sabado. Maulan na Sabado po ng umaga sa inyong lahat. Dito po sa aking programa, Libreng Kaalaman kay Ate Lilian. Ako po ay magtuturo ng mga libreng pangkalusugan, pangkabuhayan, pangkapugian, and of course, pangkagandahan. At hindi po mawawala ang pinaka-importante po sa lahat na dapat po natin palang matutunan kung ano po ang kaalaman ng kalooban ng Diyos at ang mga salita niya. Manood lamang po kayo talaga palagi sa aming programa mula Lunes hanggang Linggo ng gabi. Kami po ay magbibigay sa inyo ng mga libreng impormasyon, ng mga pagbabalita nila Tata Ben Paipo na napaka-importante nyo pong malaman. Lagi ko pong sinasabi, iba na po ang may alam. Please like, share, comments po at subscribe po kami sa aming YouTube channel kasi after this FB Live, ililipat po ni Kuya Charlie Fry ang aming mga program sa YouTube channel. Doon nyo po kami isubscribe. Tapos po, paki-follow po, likes and follow po kami ang aming page, Broadstreamcast Communicators. Yun lamang po ang hinihiling ni Ate Lilian at kami po lahat na broadcaster dito at mga entertainer dito sa Broadstreamcast Communicators. Wala naman po kaming hihilingin sa inyo kung hindi i-follow nyo lamang po ang aming page, BSC, Broadstreamcast Communicators. At alam nyo, napakaganda po ng itong umagang ito dahil marami kayong matututunan. Of course na naman kay Ate Lilian na yung simpleng-simpleng yun, yun pala ang mga benepisyong magagawa at magagamit natin dahil po doon sa kaalaman na ipapamahagi po sa inyo ni Ate Lilian. At syempre po, bago po ako magsimula, samahan niyo po ako sa aking panimulang panalangin. Magbigay pugay po tayo sa ating Panginoon Diyos para po tayo ay magabayan ng maayos na pamumuhay. Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po ako isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, ang magpuri at magpugay tayo sa ating Panginoon Diyos, isang ano po yan na dapat nating gawin, isang obligasyon. Gawin na po nating obligasyon ang pasasalamat at paghingi ng tawad sa ating Panginoon Diyos kasi wala naman pong sasama sa atin na totoo ang pagmamahal kung hindi ang ating Panginoon Diyos. At syempre po, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, sa umagang ito, ibigin po natin ang ating Panginoon Diyos ng higit sa lahat. Ibigin po natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong buhay, buong pag-ibig, buong kalakasan at buong pag-iisip. Mahalin po natin ang ating kapwa gaya po sa ating sarili. Yan po ang gustong ipamahagi sa inyo ngayong umaga ng Sabado ni Ate Lilian. Magandang umaga po. Siyempre po, hindi po mawawala ang aking pagbati sa aking BSC family, board and members, especially po sa ating butihing presidente na si Ka-Tony Salaw and family. And of course, si Tata Ben Paipon, ang veteranong mamamahayag na napaka-poging-pogi na kasama niya po si Miss Universe. Alam niyo, si Tata Ben Paipon, may programa po yan tuwing alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 10 po. Napakaganda po ng mga tinatalakay niya. Kaya wag po kayong hindi manonood sa programa ng Broadstreamcast Communicators at tinitiyak ko sa inyo. Iba na po ang may alam. At syempre po, hindi po mawawala ang aming gwapong-gwapong sekretary na si Kuya Willie Espiritu at si Madam Mau. At sa lahat po ng bumubuo ng Broadstreamcast Communicators, board and members, magandang umaga po ng Sabado, maulan na Sabado sa inyong lahat. At syempre po, hindi po mawawala ang aking pagbati sa God's Angels, especially si Mami Ravina Naya, Ate Susana Udin, at saka po si Annalie Gandesa at ang Lodi ng Bayan, Don Dan Quartz, Rafael Ding Lasan Jr. at si Madam
Janet Marco, magandang umaga po sa inyong lahat at sa aking mga tots, Bat 75, BFF, at saka po si, alam nyo na, talagang ako, ang puso ko na kay God eh. Talagang kahit ano pa po ang mangyari, hindi na po ako, ang puso ko po talagang nakalaan na po sa ating Panginoon. Sana po ganun din tayong lahat. Kasi po alam nyo, wala po tayong kakapitan sa huli. Wala po tayong pupuntahan sa kahit saan po tayo lumakad. Kahit kumaliwa tayo, dumiretso, kumanan. Sa huli po, ang tagpuan po natin, pupunta rin po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya bakit po natin siya ihuhuli kung dapat po natin siyang inuuna, di po ba? Kanina po, meron ako na nakitang unang-unang viewers ko. Bigyan ng jacket yan. Si Tata Ben Paipon at si Miss Universe, good morning po. Good morning, Ate Lilian. Yes. At saka po si Los Unidos Obenteos. Ayan. Magandang umaga po kay Rubilin Gajane. Good morning, Sister Lilian Gabriel. Maulan na umaga sa lahat. Ayan. Ophelia Mercado is watching. Good morning po. April Joy Deniega Fabella, good morning. Lina Reyes is watching. Iris V. Aramizo Deniega, good morning. Have a blessed Saturday. Magandang umaga sa napakaganda kong Ate Lilian. Yes! Siyempre, kasama ko si Miss Universe. At ganun din po sa aking to, si Tess de Jesus Buseta. Watching, good morning po. Good AM guys, Rubilin Gajane is watching. T. De La Cruz, Salvador, isa sa tots ko yan. Maulan na morning tot. Okay, si Everett Di Manlata, Davaos is watching. Davatos is watching. Ganda naman ng hair mo, ate. Ganda ng kulay. Kaya nga, hindi ako nakapanood kay Tata Ben. Umuwi po ako alas 10:20, nandito na ako sa bahay. Alam nyo naman, di ba, nagpa-parlor. Medyo nag-stress-free. Kasi sobrang na workaholic na po ako mula Lunes hanggang Linggo yan. Hindi po, kasi may nagpapagawa na naman sa akin ng alcohol, hand soap, at saka po yung dishwashing na malunggay. Ayan. Cora Bautista, Bat 75, yan, friend ko po yan. Okay, good morning sa inyong lahat. Hi Lilian, sabi ni Cora Bautista. Eras is watching. Good morning po, ayan. Wow, si Sister Janet. Hello, Sis Lilian Gabriel, ayan. Ay, si Tyler Duratem, isa sa Lodi ng Bayan. Good morning, BFF. Susana Odin, hi Ate Lilian, good morning. Judith Escalante is watching. Good morning po, Mami Naya, good morning. Ayan. Hello, Lodi ng Bayan, Don Dan Quartz, Rafael Dinglasan Jr., Tyler Duratem, God's Angels, Susana Odin, Ana Ligandesa, ayan, Jeanette Bocobo Marco, ayan, shout out ni Mami Ravina, present, ayan, wow! Hi, anak Lilian, have a blessed Saturday. Thank you so much for watching. Alam nyo po, napakaganda. Alam nyo, ito ginagawa ko to araw-araw, pero hindi ko po akalain na ganito ang benefisyo na tinatanggap ko araw-araw. Itong nag-research po ako nung isang araw kasi yung aking anak na si Isimar nagkaroon po ng 1.1 cm na bato sa bato. So, wala po akong ginawa kundi mag-research. Tapos, inalam ko po ang talagang nagiging causes ng bakit po ba nagkakaroon ng diferensya tayo sa ating bato. At alam nyo, napaka-importante, ingatan pala natin dyan, Diyos ko po. Alam nyo po ba, pagka po tayo nagkaroon ng diferensya sa kidney, talagang dyan po pala lahat yan isinasala. Kaya po pala yung, alam nyo yung dialysis, nakikita ko yun sa uncle ko, tsaka may mga kaibigan akong dinadialysis. Nakikita ko, sabi ko, bakit sa machine lumalabas yung dugo, gumaganyan, tapos bumabalik ulit doon sa nakakabit doon na host sa kanya, no? Siyempre po, curiosity lang po ako dahil isa po sa nagkaroon ng diferensya yung anak ko, si Isimar. Opportunities are all pouring. Yes, thank you so much sa BFF dialer, Tyler Duratem. Alam niyo po ba, kaya pala lumalabas ang dugo at pumapasok, nililinis pala nung machine. Gugustuhin pa po ba natin, mga kababayan ko, na makita natin ang ating sarili na dinadialysis? Masasayahan po ba ang ating mga kalooban pagka isa po sa ating pamilya? Nakita po natin na ganun na po ang nagiging problema nila. Alam niyo po, kaya po pala yan, may stage 1,
hanggang States 5. Nakakatakot po mga kababayan ko, kaya Diyos ko po, dobling pag-iingat po tayo. Ganyan ko po kayo kamahal at ganyan kayo kahalaga sa akin. Siyempre po, especially ang sarili ko, gusto ko po mapanatili na good health ako para araw-araw nagre-research ako para sa libreng kaalaman ninyo kay Ate Lilian. Alam niyo po ba, kapag po pala ang ating kidney ay nagkaroon na po pala ng malfunction, ibig po sabihin, hindi po tayo nag-iingat. Nung mga kabataan pa natin, okay lang po. Pero pag dumating pala tayo ng 30 years old, dapat po pala talagang pinag-iingatan na po natin ang ating mga sarili. Dialysis procedure is money draining and physically straining. Yes, totoo po yan. Alam nyo, nung isang araw may tinawagan ako. Isa po ito sa, imagine nyo, she is almost dialysis for 3 years. At ang isang salang po ng dialysis, alam nyo po ba, 3,000 mahigit, 3 times in a week. Sabihin nyo na lamang po, sa walang pera, paano po siya magpapadialysis? O libre? Sige po, may libre. Yung libre, paano hanggang kailan? Eh, sa dami po na nagkakasakit, lalo po ngayon sa panahon ngayon, meron po tayo na pandemic, di po ba, COVID. Kaya totoo po yung sinabi ni Tyler Durate, yung aking BFF, dialysis procedure is money draining. Matutuyuan talaga kayo. Kaya siguro si Jojo, nung narinig niya na umuwi na kami, lumabas kami ng hospital, nung narinig niya, lumabas po kami November 4, 2019. Sabi po nung doktor, November 27, lalagyan na siya nung, hindi ko na alam kung ano yung ilalagay para doon daw ipapasok yung host. Yung pag-uwi namin, ano na siya, na-stress na. Sabi niya, heart, ayoko kahit ano mangyari, huwag mo kong padadialysis. Akala niya, pagka dadialysis, yun na yung kamatayan. Siguro kaya atake ang kinamatay niya, nasobrahan siya ng pag-iisip. Kaya yung November 5 na yun, hindi na siya inabot ng maghapon talagang. Kumawala na po ang asawa ko. Kasama na po yun yung sabi ng doktor, nagkaroon siya ng sobrang nervyos. Yung pagbit ng heart niya ng sobrang bilis, kaya po ang nangyari, alam niyo po, yun po yung nagkaroon siya na ng atake. Kaya hanggang may panahon po mga kababayan ko, pag-ingatan po natin at mahalin ang ating mga sarili. Yeah, so sad talaga. Talagang lumabas kami ng ospital, ang saya-saya niya. Ang dami niyang binili, akala ko, dala lang ng mga gamot yun, BFF. Yung pala, kaya siya nagbibilin, iiwan na niya si Ate Lilian. So, ako naman po, eto ako, hindi ko gagawin sa sarili ko yung, kasi wala na si Jojo. Ano ba ang gagawin mo pagka nawala na ang mahal mo sa buhay? Ipanalangin mo siya kasi mabuting tao naman siya. Naharinawa, thankful naman ako, hindi na siya naghirap. At hindi na rin po ako pinahirapan. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Sabi nga ni Janet, lahat ng nangyayari sa buhay natin, God has always purpose. Totoo po yan. Talagang sa buhay ko, pinilit ko makabangon in 1 year time. Pagbabang luksa ni Jojo, sinabi ko sa sarili ko, kailangan ako mag-move on dahil meron akong anak na dapat ko pambuhayin, alagaan, tignan, arugain. At hindi lamang po yun, napakarami sa paligid ko na talagang kailangan si Ate Lilian, pipiliting tumayo, lumakas, maging strong woman ako. At yun po ang ginawa ko. Kasi alam nyo po, pagka sa mindsetting, sinabi nyo po sa utak nyo, yun po ang magaganap at mangyayari. Pero kahit nasabihin nyo sa utak nyo, kung ang puso nyo wala naman dyan, hindi nyo pinatira ang ating Panginoon Diyos, hindi kayo magagabayan ng tama. That was the time na sinabi ko sa Lord, Lord, sabi ko sa kanya, kung ito man po ay isang malaking pagsubok, tinatanggap ko po dahil alam ko hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Lagi lamang po akong hahawak sa iyo, patuloy na magtitiwala. Hanggang sa huli po ng hininga ko, ikaw lang Lord, ikaw lamang po ang pagtitiwalaan ko. At alam niyo po ba, ang makipagrelasyon tayo sa ating Panginoon Diyos, isa sa pinakamagandang blessing. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkasama natin ng Panginoon Diyos, siya ang magtuturo sa ating kaisipan,
namamula tayo sa mga mabubuting gawa, at kapag siya ay inaccept natin bilang ating tagapagligtas at Panginoon, nandito siya sa puso natin eh. So pag nandito ang Panginoon sa puso natin, nandyan ang pagmamahal, ang pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa, nandyan po naka-intact. Kung paano po ang ginawa ng Panginoon Diyos na minahal niya tayong lahat, ganun po ang gusto niyang ipalit natin. Na gayahin po natin siya sa mga mabubuting bagay, sa mga mabubuting gawa. Dialysis will help extend the patient's life. Yes, totoo po yan, dahil ang dami kong nakikita, meron pang 10 years hanggang ngayon buhay. Pero, buhay siya pero wala na silang kabuhayan kasi nagastos na po lahat sa pagdadialysis. The story of Job from the Old Testament is always a good enlightenment when it comes to life struggles. Yes, si Job. Kinwento ni Jojo sa akin yan. Alam niyo po ba si Job? Lahat ng pagsubok binigay ng Diyos sa kanya. Pero hindi siya bumitaw sa Diyos. Hindi siya nagalit sa Diyos. Kaya nung isang araw na nagising siya, nakita niya yung ganda ng buhay. Kasi sinubukan siya ng Lord kung hanggang saan si Job na magtitiwala at kakapit sa ating Panginoon Diyos. Talaga nakakapangilabot po ang karanasan ni Job sa Old Testament. Yan, nabasa ko rin po yan. Talagang lahat kinaya niya. Pero isinama niya ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng hirap niya. Kaya alam nyo, nabuhay si Job ng masagana. Hindi po masagana sa mga, hindi masagana sa mga bagay na, alam nyo na, yung mga bagay na akala natin kayamanan, ang mga nakikita natin dito, yung mga accessories, hindi po pala yan ang kayamanan. Ang yaman po doon, ang aral. Pag isinama natin ang ating Panginoon Diyos, bibigyan niya tayo ng mabuting puso at malawak na kaisipan para makaunawa po tayo sa mga taong naliligaw ng landas, para isa po tayo sa magpapaliwanag at magpapalinaw nito para sa kanila. Alam nyo, mga kababayan ko, napakasarap ng buhay. Nabubuhay tayo ng lumilipas ang oras, hindi tayo naiinip. Pero nakikita nyo, nakakaraos. Ano man bigat yan, ibigay lamang po natin, sabi ko nga, sa lahat ng nakakausap ko, itaas lamang po natin ang lahat ng mga problema, especially mabibigat na problema, kayang-kayang resolbahin ng Panginoon. Kasi tayo bilang tao, wala po tayo dito sa mundo na to kung wala tayong kakapitan ng Diyos na totoo. Life is temporary, but God is eternal. Yes, He is the life itself, the source of everything. Totoo po yan. Thank you so much, Tyler Duratem, aking BFF. Talaga pong, pagka po tayong lahat, tayo po lahat, buong mundo, nananawagan po ako. Kapag ka po kinilala natin ang tunay na Diyos, nakipagrelasyon po tayo kay Jesus, talagang isinama po natin siya sa ating buhay. Wala pong mahirap. Si Ate Lilian, nag-iisa. Para akong puset. Ang dami kong galamay na binubuhay. Totoo po yan. Pero alam nyo, nariresolbahan ko lahat yan. Totoo po ito, sinasabi ko sa inyo. Sa isang simpleng Ate Lilian, nakita nyo naman, dahil kasama ko ang Lord, ano man yung buti at ganda ng kalooban. Ayan, kayo na po ang magsabi. Sabi nyo nga, in and out beauty, nakikita sa isang personalidad, nakikita sa isang tao, kung malinis at matapat ang iyong puso sa iyong kapwa. At alam nyo, isa yan sa kinasisi ako. Sabi ko nga nung isang araw, nagpe-pray ako, Lord, hindi naman po mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Pero bagamat po na ipinaranas nyo sa akin ang ganda ng buhay, kahit na noon eh pinaka, sasabihin ko na pong wala nang pinakamahirap para sa akin yung buhay na ako po, tumayo ako sa sarili kong paa at the age of 7 years old, sabi ni BFF, pusit na maganda. Ako po yung para octopus. Ayan, Joanne Sotomo Faye, shout out ni Mami Ravina Naya, Gina Dandan, V G Tagalog. Ayan, nagsha-shoutout na si Mami ko, Sydney Sio. Is watching. Thank you so much. Alam nyo, yun lamang po. Wala akong ibang sasabihin sa inyong lahat at ipagsisigawan.
simulan na po natin makipagrelasyon tayo sa ating Panginoon Diyos. At sinisiguro ko po sa inyo ng 100%, hindi nyo po mararamdaman itong panahon ng pandemic. Ako, Diyos ko, araw-araw kung malalaman nyo lang ang gastos ni Ate Lilian, sasabihin nyo, hindi ko kakayanin, pero kinakaya ko kasi sa kanya ako kumakapit. Cheryl Cabunda, Lolita Malabanan, De La Rama is watching. Ah, shout out pala ni Mami. Perfecta sa Benicio is watching. Thank you so much. Sabi ni Mami Naya, si Alim Domingo Ragos Balisteros. Ayan, Jenna Lynn Lacerna. Ayan, nagsishout out na si Mami sa inyo. Alam nyo, tumutok lamang po kayo at naku, napakadami nyong malalaman na libreng kaalaman kay Ate Lilian. At alam nyo po ba kung paano natin pala pangangalagaan ang ating kidney? Ayan. Sa simple, at noon mura lang ito eh. Pero ngayon, medyo may kamahalan. Pero ganun pala ang mga benepisyong maidudulot nito sa atin. Alam nyo po ba yung buko juice? Hindi ka mo buko juice? Bibili kayo na 5 piso, 10 piso, malamig. Wow, super sarap. Di po ba? Pagka pala ang buko juice, nilagyan na natin ng yelo, pinalamig, pinalipas, wala na po siyang nutrients. Ayan, tatandaan nyo po ah. Pero ang buko juice itself, ayan, Rogelio Butrondinho, shout out ni Mami Ravina, tsaka po si Gian Banayado, ayan. Pagka po yung buko, kababalat lang, tapos nilagyan natin ng straw o kaya sinalin sa baso. Yung fresh na buko juice, alam nyo po ba, alkaline siya. O, oh, diba? Yung pong, tatandaan nyo po ah, hindi po dito pinag-uusapan ang nyug buko juice na nasa puno siya na 5 to 7 months. Yung po yung kasariwaan. Sobrang napakasariwa po niyan. Tata Ben Paipon and Miss Universe, good morning. Shout out ni Mami Ravina Naya. Ayan, Robilin Gadjane is watching. Alam nyo po ba ang buko juice, kahit sa isang araw makaisa po tayo, low in calories. Ayan, Charlie Fry. Kay Kuya Andy Lawson, shout out. Ayan, sa mga BSC family ko, shout out po sa inyong lahat. Pero ang buko juice po, mataas sa potassium. Doon po sa mga mababa ang potassium, pwede po tayong uminom ng buko juice para ma-regulate. Ma-regulate niya ang ating high blood pressure. Kasi nakakaganda din po siya sa, ayan, nakakaganda po siya sa high blood. Clarina Bueza. Ayan, shout out ni Mami Ravina Naya. Sydney Sio is watching. Ayan, Tess De Jesus Boceta is watching. Tess Gachalian, shout out ni Mami Ravina. Hi, Mami Naya, sabi ni Tess De Jesus. Daryl Bernas Barbiana. Hello, Ma'am. Jean Marie, God bless. Thank you so much for watching, Jean Marie. Same with banana pala, high in potassium. Yes, BFF. Ate Lilian, they use it dextrose in all hospital in the whole universe. Mamaya, meron kayong maririnig sa akin na nakaka-amaze talaga. Iba pala ang sabaw ng buko. Especially, yung young buko juice. Yung young buko juice, mga 5 to 7 months na po siya sa puno bago natin siya i-harvest. Yung pala ang talagang pinaka-the best na iinumin natin na coconut water. Yun po ay nagiging alkaline pagka po nasa ating katawan. Hello, Tess De Jesus Boceta. Shoutout ni Mami Navina Naya. Lizelle Villa Donasta is watching. Maylin A. Reyes is watching. Ayan, manood lamang po kayo ha. Alam nyo po ba, kinakain mo araw-araw? Yes, Mami. Hindi ko alam na ganito pala. Kasi ako talagang napakahilig ko po sa fruits and vegetable, tapos fish. Talagang never po ako nagbababoy at saka baka. Basta red meat po sa akin. Beautiful rainy Saturday morning at happy weekend po, Ma'am Lodi Lilian. More power and God bless. Keep us safe always. Stay lovely inside and out po. Sabi ni
Angelica Paz. Uy, Gidget, miss na kita. Okay, thank you so much for watching. Alam niyo po ba yung simpleng sabaw ng buko na sariwa po, ah? Huwag po natin siyang bibilin, ilalagay sa ref. Tapos, mamaya na natin iinumin dahil para lumamig. Ang pinakabuo ang nutrients para inumin natin yung sabaw ng buko. Yung ngayon binuksan, Diyos ko, huwag yun ang patagalin. Kasi yung, nandun yung full nutrients niya, inumin nyo na agad. Buko I like, kaya lang walang mag-aakyat sa puso. Ayan, paakyatin mo si BFF Tyler, mami. Nakapunta na naman sa iyo. I-request sa kanya. Ikuha ka ng buko. Pero alam nyo po, may mga magagaling talagang umakyat. Talaga nakita ko yan. Ang gagaling nila, para silang gagamba. Sandali na, doon sa taas. Okay, Jean Marie is watching. Alam nyo po, wag po nating gawin. Bumili na tayo ng buko. Ngayon na, wag na natin palamigin kasi wala na. Lilipas na po ang nutrients, sayang. Rowena Muli Tesorero is watching. Jean Marie, okay. Thank you so much for watching. Pagka po tayo uminom ng buko juice, dami sa una sana. Ano yun? Opo, mami. Oo, marami dyan. Oo nga eh. Kaya lang wala daw aakyat. Armando Linaw Canlas is watching. Thank you so much. Alam nyo mga kababayan ko, take down notes. Ang buko juice pala, once na nabuksan, bumili na kayo ng straw, wag plastic. Straw na stainless meron. Itusok nyo na agad. Inumin nyo na hanggat maaga. Para po yung buko juice, yung tinatawag na coconut water, pagsayad po niya sa lalamunan natin at pagbaba po niya sa ating kaloob-looban ng tiyan, magiging alkaline na po siya. Senyorito ako, sa totoong buhay na ako pinaakit sa puno na. Nako, mami, senyorito pala si BFF. Ayan, di daw siya umakit. Ayan, ano lang tayo, joke-joke lang para itong maulan na Sabado, maging masaya naman tayong lahat, di po ba? At alam nyo po ba, isa ito sa, alam nyo po ang botanical na scientific name ng buko, Cocos nucifera. Ayan, para alam po natin lahat. Jason Texon Sebel is watching. Naku, si Tyler, paakyatin, baka mahulog. Paktay ako, wala akong ipagpalit dyan. Jason Texon Sebel is watching. Ayan, thank you so much. Ayan, natatawa si BFF Tyler Duratema. Alam nyo po ba nung unang panahon, may kinukwento sa akin ng mami ko. Hindi ko to kinukwento sa inyo, di po ba, naalala ko lang. Sinabi ni Ate Susana Odin na ginagamit daw yan na dextrose, di ba? Sabi niya, sa buong universe. Alam nyo po ba nung 1945, that was World War II. Ang edad ng mami ko dyan is 25 years old. Siya si Gabriela silang nung araw, nakipaglabanan po yan. Napakatapang ng mami ko. Parang ako, paglabas ng bahay, dala ang buhay. Ayan. Alam niyo po ba nung araw, nakikita ng mami ko, meron daw mga doktor nung araw. Dahil may mga nababaril, di po ba? Nandun lang sila sa lapag. Sasapinan lang daw ng mga dahon yon, pahihigain ang... Ito kinukwento ng mami ko nung araw, pero parang hindi ako maniwala. Yun daw buko, pagka daw nabalatan na, isusuksok daw yung parang hose. Tapos, yun daw ibibitin. Tapos, gagawin daw pong dextro sa mga nabaril kasi baka daw maubusan ng dugo, maubusan ng tubig, ma-dehydrate. Hindi magiging maganda yung pakiramdam ng isang pasyente pagka ganun. Thank you so much. A belated happy birthday sa aking poging-poging Kuya Ramon Kalilap. Ayan. Mukhang general yan, kakatakot mag-utos. Nako, ayan na, BFF, natatakot na raw mag-utos si Mami Nayos. Alam nyo, nakaka-amaze, di po ba? Ang simpleng buko juice, yung tinatawag na coconut water, pagka pala po yan, pumasok na sa loob ng katawan natin, nagiging
yung juice niya nagiging alkaline. Eh, napakaganda po ng alkaline sa ating katawan. O, oh, di po ba? Ang daming mga benepisyo ng buko juice. Ginagawa yan na dextrose nung araw. Tapos, alam niyo po ba, yung coconut meat niya, yung pinaka, mami, yung kinakain ko, alam niyo tawag doon? Endosperm. Yung pinaka prutas ng buko, endosperm ang tawag doon. Oh, ayan na, ang dami natin natutunan. Yung pong pinakabalat ng buko, ang tawag doon, exocarp. Kasi nasa labas siya eh. Tapos yung pinakabunot, yung nasa loob, yung ginagawa natin bunot, mesocarp. Yung pinaka-shell ng bao, ayan, endocarp naman kasi nasa loob siya. Ay, good morning, Jean Marie. Hindi si Father Babian, Mommy Sis. Jenalyn Lucerna, good morning. Ayan na. Jean Marie is watching. Ayan, naglalabasan na ang aking mga importanting viewers. Ayan na. Dali Vidal is watching. Good morning, Mars. At saka kay paring Ferdy at sa ating si Jam na apu-apuhan. Tess Boseta is watching. Oh, yes, sabi ni Mommy. Ayan, alam nyo po, napaka, ang ganda nitong topic ko na ito, ha? Mag-take down notes lamang po kayo. Nung araw, kapag ka may mga nababalian, syempre pag nakikipaglabanan, di po ba? Nababalian ng buto, nababaril, nawawala ng malay, dahil syempre po, biro mo nakikipaglabanan ka nung panahon ng hapon. Ang tawag po doon yung orthopedic setting, yung pagka yung nawawala na sila ng lakas. Yan po yung mga dinedextros nung araw. Alam nyo na, naalala ko lang tong kwento nito. Hindi ko nakita nag-post, nag-message, nag-comment si Ate Susana. Hindi ko maaalala yung palang panahon ng hapon nung una. Good morning, Mars. Ayan, sabi ni Dali Vidal. At alam nyo po ba, napakaraming benepisyo ng sabaw ng buko, yung tinatawag na coconut water. Pero meron din po siyang risk. Pero unahin po natin ang health benefits, okay? Good source of nutrients. Kasi pag ininom nyo, sabi ko nga sa inyo, pag ininom nyo siya, nang kakabukas lamang po, andun yung good source of nutrients. Lita Nuevas, classmate, good morning. Ang sodium po ng buko juice is 11% at ang calcium niya is 6%. Meron siyang carbs, may protein. Talagang napaka nakakumpleto na po ang talagang source of nutrients niya. Sa isang, yung siguro po yung isang buko, nagtataglay po siya ng 200 to 250 ml. Isang baso na po yun. Maganda na po yun para sa atin sa isang araw. Ako po, isang buko juice, pati yung fruits niya, yung tinatawag na endosperm, yung pinaka-prutas niya, ay nakita nila mami, kinakain ko po yung pagkainom ko ng pinaka-coconut water. Ayan, Alit Mesa Lucrecio. Ayan, shout out ni Mami Ravina Naya. Vivian Coruno Garado Lita. Ayan, thank you so much for watching. Alam niyo po, napakaganda. Huwag niyong palipasin yung good source of nutrients niya. Kailangan po, pag binili natin on the spot, may baon-baon na kayong straw na stainless. Meron po nabibili kasi si Isimar meron nun. Hindi ko po siya gustong nag-i-straw sa mga plastic na straw. Di po ba, binabawal na ang plastic. Ayan. At alam niyo po ba, ang hindi pa natin alam, ewan ko kung may kaalaman na kayo dito sa coconut water, ano, antioxidant property meron po siya. Oh. Unstable free radicals. At nakakatanggal po siya ng stress. Nakita nyo? Yung mga problema na masyado natin dinidibdib, spelling and part ng buko, baka i-as yan mamaya. Luka-luka talaga to. Joseph Ogares, my dear sister in negro, shout out ni Mami Ravina Naya. Good morning, sis. Ganda mo talaga, sabi ni Lita Nueva. Sana kayo din, sana all, lahat tayo, di ba? Magkakaedad tayo, pare-pareho tayong nabubuhay ng ano, kailangan lang mahalin natin ang ating sarili
pangalagaan, ingatan. At one thing, kailangan meron na kayong naka-mindset kung paano nyo bibigyan ng magandang pag-aalaga ang ating mga sarili. Ayan, si Miss Universe watching, tsaka si Tata Ben. Ako, napakahalaga nito. Alam nyo po ba, yung pag-inom ng buko, hindi tayo magiging mabilis tumanda. Kaya pala. Nung Sunday, sabi ng mga BFF ko, tsaka Bat 75, tsaka ng mga thoughts ko, senior ba yan? Yung sumasayaw po ako nung last Sunday na program ko. Hindi ko po alam na isa pala ang buko juice, at ang endosperm nito, yung pinaka-fruits, ayan, yung pinaka-prutas, yung coconut meat niya, nakakabata po pala. Endosperm po. Sabi ni Felisa Malibiran, hala, mga naghahanda na kayo sa ano ha? Question and answer. Blooming talaga si Anvil. Alam niyo po, syempre, ganito lamang po yan. Nung araw na ako, eh, lagi ako kasing guest speaker kahit saan. Kasi si Ate Lilian daw, pagka nasa gitna na ng... nag-e-explain na ako ng mga topic, talagang yung mata nila nasa akin lahat eh, talagang ganyan sila, nakikinig. Kasi alam nyo po ba, may kinapupulutang aral ang mga taong nakikinig at nanonood sa akin sa ginagawa ko at sa sinasabi ko. Ang sarap ng buko juice at ang meat. Yes, sabi ni Felisa Malibiran, totoo po yan. At alam nyo mga kababayan ko, salbahe ka, tigya, ah. Hihingan kitang panjika. Sige ka. Bahala ka. Hindi, mamaya. Joke lang yun. Alam niyo po ba ang buko juice, dahil siya po ay antioxidant, mayroon po siyang property na unstable po siya sa mga free radicals. Talagang hindi po tayo makakalanghap ng mga dumi. Ayan. I love to eat buko meat, sabi ni Mami Rabina Naya. At saka alam nyo, pagka umiinom tayo ng buko juice, hindi po tayo pimples. Magkakaroon ng mga pimples, hindi po. Malelesen po ang ating mga stresses. Hindi po tayo tatanda. Hindi po tayo magkakaroon ng pimples. Ayan. At alam nyo po ba, mga kababayan ko, kung ano pa ang kagandahan ng coconut water? Dahil nagiging alkaline siya, maganda po siya sa may mga liver cirrhosis. Ayan, doon po sa mga I love to eat buko salad. BFF, pagka salad na yan, meron na yan mga ano, di ba? Yung mga nilalagay na mga cream, yun, doon nga sumasama. Ang pagkain na mabuting pagkain na kinakain natin, ah, ganun, gagawa tayo, pahingi. Pero ako, alam nyo, nakakapagbuko salad ako nang wala ng mga all-purpose cream, wala na yun. May sekreto po yan. O, tignan nyo. Ayan, natawa si BFF. Kasi dyan sa all-purpose cream, mga kababayan ko, lalagay tayo ng gatas na malapot, diabetic. Iniingatan nga natin magkasakit eh. Okay, kaya lang, aakyat ka sa puno, sabi niya. Naku, love ko din kasi ang kaong. Hala, sa ano? Sis, anong sikreto mo? Bakit ang ganda mo? Ayan. Ah, sige. Dito muna tayo sa ganda kasi may libreng kagandahan, di po ba? Ayan. Ang sikreto po ni Ate Lilian, kumain tayo ng masusustansyang prutas at gulay. Huwag po tayong kumain ng mga matataba na makakapagbigay sa atin ng stress kasi, ba't ko sinabi, once na tumaas ang blood pressure, high blood. Pag high blood ka na, kasunod nun, lalapot ang dugo mo, high blood. Eh. Magkakaroon ka na ng diabetic. Connection na yan, yung mga side effect, yung mga masasamang elemento na ipapasok natin sa ating katawan, doon na nagiging source ng mga sakit. Sakit-sakit sa kalamnan, sa organ. Yan ang nagsisimula ang maagang pagtanda. Bakit po? Ayan ha? Ayan, Sister Lita, makinig ka. Me too, sis. Kaso walang coconut tree sa New York. Ate Susana, umuwi ka na kasi dito. Dito ang dami. Kabi-kabi lang nagtitinda ng buko. Okay.
Total, nabanggit mo, Sister Lita, ano ang sikreto? Ang sikreto ni Ate Lilian, matulog ng 8 oras sa isang araw. Pinakamalinis po ang tubig na galing sa buko. Ginamit daw po ito as substitute sa swero. Totoo po yan, Miss Felisa Malibir, ang gaya po na naikwento ko sa inyo. Kasi bakit hindi siya lilinis? Nakapaloob siya sa exocarp, yung pinakabala. Tapos yung pinakabunot, mesocarp ang tawag doon. O, nandun pa rin siya sa loob. Yung pinakashell, endocarp, nandun pa rin siya sa loob ng fruits. O, di po ba yung fruits ang tawag doon? Endosperm. Imagine nyo paano hindi siya lilinis. Kumbaga sa baby, apat yung nakabalot sa kanya. Kaya pagka ginanon nyo ng straw na plastic, ayun na, doon na magsisimula yung parang hindi na maganda. Kasi yung plastic, may chemical reaction yan. Kaya po, ina-advise ko sa inyo, kung tutusukin nyo na yung buko at iinumin nyo na yung juice, stainless po na straw, may nabibili na po dyan. Hindi po ako hindi ko po pinopropaganda yung straw na stainless, ha. Para lamang po ito na magkaroon tayo ng good health habits. Ayan, huwag po tayong gagamit ng mga straw na plastic. Mami, sis, pwedeng padala mo yung coconut tree dito. O, diba, meron naman kayong broom na walis. Ayan, mag-usap kayo mamaya. Good morning po, Vanessa po. Engastalen, good morning. No, too much sugar, too salty, and too fatty food. Okay lang. Ano taong fat? Ano yun? Ah, teka, hindi ko naintindihan yun na BFF, ah. Ulitin mo ulit. Research mo din, BFF, ang tubig from the bamboo sa susunod. It is also drinkable. Alam ko yan, meron kaming bamboo dito sa likod. Oo, alam ko yan. Pero, kasi pag nagtuturo ako, BFF, gusto ko isang klase lang para ma-explain ko yung mga, ano ba yung mabubuting benepisyo niya at saan siya nagiging hindi mabuti. Ayan. Okay. Pupunta tayo dyan, siguro by next week. Libreng kaalaman, Ate Lilian, good morning. Ayan. Sir Joey Ortiz, magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Ayan. At sis, wait lang. Ayan, may sinasabi. At sis, wait lang. Pa-deliver ko kay Harry Potter, please. Ayan, mga nawawala na sa sarili ang God's Angels. Napunta na si Harry Potter plane. Para lang sa buko na puno. Ayan. Asa nyo? Dali Vidal is watching. Tyler Durate, miyap. Next time naman, ang sa bamboo. Opo, ayan. Vanessa ko is watching. Thank you so much. Bebs Ladringan at Vincula, good morning. Good morning po. Ayan. Okay, dito po tayo muna. Nakita nyo? Yung sa kagandahan, bakit ako bumabata? Kasi napakahili ko talaga kahit na nung araw pa. Pag wala akong buko juice sa isang araw, parang hindi kumpleto ang araw ni Ate Lilian. Kasi meron pong mga tao na ayaw uminom ng tubig. So ang substitute po, para sa akin, ha, kung hindi nyo gusto yung lasa ng tubig, pero kailangan eh. Kasi alam nyo, pagka umiinom tayo ng tubig, isa yan sa cleansing na nagagana para linisin ang mga masasamang elemento sa loob ng katawan natin, di po ba? Sarap ensaymada ni Bebot yan, i-promote mo. Thanks, Mami Sis. Bebs, good morning po. Ayan. Opo, next topic, ang bamboo, sabi ni Mami Rabina. Sige, pag-aaralan natin yan. Maribel, kasi ako alam nyo, bago ako uupo dito, ang dami kong tinatawagan for 6 days. Meron ako mga inaalam. Ito yung pagkakasakit mo. Ano ba yung ginawa mo? Okay, susulat ko yun. Bakit ba naging masama yung naging sakit mo? Ano ba ang nangyari? Isusulat ko rin yun. Test ensaymada, sarap yan. Ayan, ayan, marites. Patay ka kay mami. Padadalan mo yan sa Iloilo. Bahala ka! Ayan, tinapik niya na ensaymada. Okay, alam niyo mga kababayan ko, yung 8 oras na pagtulog sa isang araw. Eto, Lita, meron tayong 24 hours in a day. Ano-ano yung 24 oras? 8 oras na pagtulog, 8 oras na pagtatrabaho, 'di ba? Meron tayong 8 to 5, 8 hours 'yun eh para sa work. Meron tayong 8 oras para sa isang oras maglibang, 2 oras magluto,
mag-nap tayo kung kailangan, mag-exercise, sumayaw, kumanta, mag-ismule, maglambada, ano pa, mag-TikTok. Yun yung walong oras na kinalilibangan natin. So, why not, hindi natin ba maisisingit sa isang araw? Meron tayong 24 hours in a day, maisingit man lang natin yung walong oras, na buong walong oras na makakatulog tayo, mapapahinga ang utak, mapapahinga ang katawan, marirelax tayo, and at the same time, magkakaroon tayo ng good blood circulation pagka po ang oras ng tulog natin ay nasa 8. Huwag po natin bawasan yung 8 hours. Kung sobra man sa 8, walang problema po. Huwag lang po siyang kukulangin. Kasi po, sabi nga, ang lahat ng kulang, masama. Ang lahat ng sobra, masama. Saan po tayo pupunta para maging mabuti? Doon po sa tama. Guilty ang mga taga-gaos dyan. Lagi silang kulang sa tulog. Ay ako, hindi ah. Kung minsan, hindi man ako nakakatulog kasi meron akong tinitimpla. Pero once na pumikit ang mata ko, 8 hours sleep ako nyan. Harry Potter, plane mo na, Tess. Ayan, ako, patay ka, tikya. Ayan, nag-request na si Mami. Thank you so much for watching, mga kababayan ko. Babs, Saba. Saba, diha, uy. Hindi ko alam yan. Okay po, dito po tayo sa, alam niyo po, stress reliever. Nakakaginhawa kasi ng pakiramdam ang sabaw ng buko. Ayan na. Nakakawala siya ng tigyawat. Nakakabata ang look mo, di ba? Kesa iinom tayo na uhaw na uhaw si Mario, uhaw na uhaw si Maria. Ay, gusto ko soft drinks na maraming yelo. Wow! Ano po ba ang hatid ng soft drinks? Ayan. Sugar, tataas. Nakakasama ng acid. Kaya yung iba, merong acid reflux. Nauuna. Ay, hello po! Good morning kay Kuya Willie Espirito at kay Madam Mau. Hi, Ma'am Lilian Gabriel. Ayan. Alam nyo, tumutok lamang po kayo. Napakarami yung matututunan. Adik sa puyatan, di bale, may sabaw ng buko daw gamot. Mami, salbahe ka. Hindi ka mo may sabaw ng buko gamot, magpupuyat. Eh, hindi natin mapapanatili ang beautiness. Kailangan beauty nga tayo, di ba, pag nakita-kita. Para masaya. Alam nyo, gustong-gusto ko kayong maabot. Yung mga thoughts ko, BFF, but 75, lahat kayo, gustong-gusto ko maabot, gustong-gusto ko makita. Pero sa panahon po ng pandemic, parang napakahirap sa kalooban. Gustong-gusto ko kayo lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung last 3 weeks kong program, sabi ko, isang panahon, gusto ko kayong makita lahat ng mga viewers ko. Pumunta tayo sa Luneta. Doon po ako magbibigay ng mga kaalaman. Magiging guest speaker nyo si Ate Lilian. Ayan. At alam nyo, napakasarap pagka umiinom tayo ng buko. Diba? Yung pakiramdam natin, nare-repress tayo. Mar, shout out mo si Mari Maribel. She's watching now. Hello, Mari Maribel. Good morning sa'yo. Ayan. Thank you so much for watching. Lahat kayo, alam nyo, mga kababayan ko, kung pwede lang gawin kong buong maghapon, nagtatalakay ako sa inyo ng mga libreng kaalaman, napakarami ko po talagang i-share sa inyong lahat. At alam niyo po ba, ayan na, makinig po kayo, alam niyo po ba kung saan pamaganda ang buko juice? Mary Ann Vicente is watching, Lolita Malabanan de la Rama is watching, thank you so much. Kung nagtataglay po kayo ng mabigat na sakit sa diabetes, ayan na, i-maintain nyo lang na maayos ang inyong blood sugar sa pamamagitan po ng pag-inom ng buko juice. Ayan. O di po ba? Beauty sana, kaya lang may nanggigising, hindi makatulog, sinasabayan lang. Ganyan ang nagmamahalan, nagdadamayan. Mami, ano yan? Sini nanggigising? Okay, ayan. Thank you so much. Thanks, Lolita, for replying. Ayan, salamat daw, sabi ni Mami Ravina. Alam nyo, napakaganda. Sa totoo lamang po, bata pa ako, mahilig ako sa buko juice. Akala ko,
Kaya lang hindi siguro naging mabuti nung mga panahong kabataan ko. Kasi bumibili lamang po ako dahil mahirap lang kami. Hindi po ako makabili ng buo. Binibili ko yung nakabaso. Eh bagamat may buko pa rin siya, kaya lang hindi na siya full ang nutrients niya. Unlike ngayon, ngayon po na talagang love ko po talaga ang buko. Hindi po ako mabubuhay nang wala akong buko sa isang araw. Siguro po kaya ganito ko napanatili ang aking health lifestyle. Ganito ko po napanatili ang aura ni Ate Lilian kasi po may mga ginagawa ako na nakakaganda kahit hindi ko pa nalalaman. Kasi bakit hindi ako iinom ng buko? Eh prutas yun. Eh mahilig ako sa prutas. Hindi ko po alam na ganun pala kaganda at ganun pala kadami ang benepisyo ng buko juice. Imagine nyo pag ininom natin siya ng sariwa, alkaline na siya. Magaling po siya sa fatty liver, yung mga, may mga sakit sa liver. Ayan, magbuko juice po tayo. Nakakapagpababa po siya ng blood pressure. Yung pong may mga hemoglobin na HbA1c. Diba pagka po nagpapa-blood chemistry tayo, meron tayong nakikita doon na HbA1c. Magnesium to improve insulin. O to lower your sugar. Ayan, sabi ni T. De La Cruz Salvador. Ano yung ewan? Ano yung ewan, Tinay? Ipaliwanag mo yan. Ayan. Okay, thank you po for watching. Alam nyo po ba, at ang isa pa, marami pang maganda. Ayan, Mary Ann Vicente is watching. Doon po sa mga nahihirapan na, alam nyo po yung mga constipated, di po ba? Ang sinabi ko sa inyo noon Anvil Malunggay Coffee, kasi may malunggay siya. Pero kung kayo po ay hindi umiinom ng buko juice, uminom po kayo ngayon kasi maganda rin po siya sa constipated. Ala kasi siya ensaymada si Tinay. Ay, kaya! Tinay, gagawa ako. Sige, para mapadalang kita ng mga Anvil products. Ako na, sagot ko na ensaymada mo. Di natikman ensaymada ni Bebot. Ayan ang makapagsasabi si ano. Nung gumawa ako si Don Dan Quartz, pinatikman ko siya nung unang gawa ko ng ensaymada kasi may nag-order. Ayan, from now on, magbuko juice na ako. Sayang naman yung buko. Naging lahin na panggata. Wala nga aakyat. naging yung buko naging nyug na. Oo, mami. Hindi na po maganda ang sabaw ng nyug. Kasi ano po yun kumbaga sa tao, matanda na yung pinakasabaw niya. Parang naburo na siya, so wala na siyang nutrients na maganda. Unlike yung bunga na 5 to 7 months, yun ang magandang hinihigop. Yun po yung alkaline at makakatulong sa pangangatawan natin na maging maayos po ang ating health. Ayan, Jean Marie is watching para bumata na rin like you. Opo, mami, kung meron ka dyan, ako, padalan mo ako dito. Sabi ni Ate Susana, puno na. Ang laki ng lote ko sa likod. Oo, naku, yan ang, kasi meron po ako sa Batanga, sa Lipa. Meron po ako doon, 6,848 square meter. Naikwento ko na po ito sa BFF ko. Ang problema ko po, dahil nung namatay si Jojo, talagang hindi ko na napuntahan. May ilang taon na rin po yun. May mga nagtayo na po ng mga, kahit na barong-barong, naawa naman po ako na hindi ko naman nagagamit. Kaya lang, ang daming ano doon, ang dami kong puno. Naikwento ko na rin to kay Tata Bin Meron po ako doon, at swete, bulak, paminta, mangga, nyug yata yun, at yung tubo. Ayan, meron akong tubo ron. Tapos, siguro may ilan-ilang puno ng mangga, mais. Yan po ang mararami doon sa lote ko doon. Sa kasabihan pala, dahil mag-isa na lang, hindi ko po siya mapuntahan. Tapos, nagka-pandemic, palalong hindi ko na siya napuntahan. Nung huling punta po namin doon, that was 2015,
meron na pong mga nakaano na nakakaano po kasi baka doon sa kapirasong nilulugaran nila parang nagpalayas pa ako ng buhay tapos parang hindi ko po ma-take na ganun kasi nga 'di ba kaya sila nandun, wala silang lugar eh. Kung meron ka naman, sabi ng Lord, kapag ano man ang pag-aari mo, at may lumugar, huwag mo nang bawiin. O di po ba, ibigay mo na sa kanila. Sabi naman ng BFF ko, kung ano na lang yung may mga puno, bakuran ko. Yun nga ang hirap. Alam nyo mga kababayan ko, hindi ko na siya napuntahan. Hindi ko na alam ano yung lagay ng lupa ko doon na halos more than half hectares. Excuse me po ah. 6,848 square meter yun. Yun nga eh, sabi nga rin ni BFF, sabi rin ni Dondan, mahirapan ako paalisin. Mahirapan ka later on na paalisin sila. Oo. Tinay be... Naku! Tikya ah! Nanggaganyan ka pa, Tinay. Don't worry. Gagawa ako by next week. Padalang kita ng anvil na coffee, choco, tsaka ensaymada. Padalang kita ng G2. Sige, padadalang kita. Niinggit ka pa, oh. Oh, siya. Magtatayo din ako bahay doon. Oo, sige! Kaya lang nakakatakot kasi hindi ko na po sila kilala. Hindi nga po ako nagpakilala na ako may-ari. Kunyari lang, nagtatanong ako, sino ang may-ari mo? Kasi mahirap na po, di ba? Kaya ako po, mahal ko ang buhay ko. Baka dahil sa lupa, eh, mawala ako sa mundo na to. Hindi ko na po ninanais pa na parang gusto ko na lang siyang kalimutan. Parang sabi ko nga kay Tata Ben, isang panahon, puntahan namin doon. Eh, paano mo nga pupuntahan? Pandemic. Ayan ako, Tinay, pinagtatawanan ka. Felisa Malibiran is watching. Mary Marilyn Makasukol Unyate, good AM po. Magandang. Ayan, tanghali na. 11:01 na po tayo ng tanghali. Ayan. Alam nyo po ba ang kagandahan pa ng buko juice? Ang sabi ko nga sa inyo, drinking enough fluid is important. Importante po na meron tayong fluid sa loob ng katawan. Mape-prevent pa po natin ang kidney stone pagka tayo po ay palainom ng buko juice. Ayan. Dali Vidal is watching. Mary Marilyn, ganyan din po yung lupa namin sa Babuyan Island po. Dami na nakatayo. Ay nako, lugar ni Tata Ben yan. Oo, ganito lang siguro. Ako, ganito na lang, sabi ko, Lord. Kung ang pagpapala mo po ay matirahan nyo ng mga taong kapuspalad na magkaroon ng tirahan, ipinamamahagi ko po yun sa kanila, sabi ko sa Lord. Pero kung meron pong bahagi doon na may mga puno na namumunga, maging pagkain po nila yon na makatulong si Ate Lilian kahit hindi po ako nakakarating doon. Alam nyo, napakasarap, pinakamasarap yung kahit hindi ka nila kilala. Imagine nyo, ang daming bunga doon. Imagine nyo yung 6,848 square meter. Almost half hectares. Iniisip ko na lang, masaya ako para sa kanila. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ewan ko po, kasi yun yung desire ng puso ko, makatulong. Hindi ko na pinanghinayangan ko pa, magkano ko pa nabili yun. Kung ano man yung, kung sakali ngayon eh, eh, bahala na po ang Lord. Kung yun eh, pagpapala niya na mapasa akin pa muli, siya ang gagawa ng kaparaanan, hindi po ako. Ako po, nandito lang, maghihintay. At kung yun naman po, panalangin ko sa Lord, marami pong buhay akong matulungan, maraming pamilya na merong mga nakatirik na po doon. Siguro more than doon, baka bigyan ako ng Lord. Baka ayaw niya ako doon sa lugar na yun, ipamahagi ko na lang yun sa iba. Eto nga po pala si St. Lilian Gabriel. Sabi ni Tyler Duratem, BFF ha? Oo, di ba? St. Gabriel kami, kaya nga ako, isa ako sa anghel ni Lord. Kaya nga God's Angels, ako po yung nagbigay ng pangalan sa aming grupo. Malaking
tulong na yon sa kanila, Sis Lillian, lalo na sa panahon ngayon. Alam nyo, mga kababayan ko, ni hindi sumagi sa akin yung bawiin. Meron pa nga nagsuggest sa akin na bigyan ko sila ng kasulatan na yun, eh, pinamamahagi ko na sa kanila. Wow! And any mas maraming blessing ang natatanggap mo. Totoo yan. Alam nyo po, hindi ko na pinanghinayangan ano man yung sabi nga ng Lord, malaking tulong na yun sa kanila, sabi ni Rubilin Gadyane. Nung isang gabi, siguro may 2 weeks na ito, bigla ko naaalala yung sa Batangas, sa Lipa. Alam nyo po, pinaiisip ng Lord sa akin, Lillian, kung nasaan ka, makontento ka na dyan. Kasi yung binigay ko sa'yo, walang katapusan na blessing. Parang gano'n na lang pinais. At ang lahat ng mga nangyayari sa akin, totoong, talagang sobrang blessing po ko. Ner, andito sa akin, inside mother nyo ni Bebang, pakiko. Naku, Tinay! Tinay! Huwag ka mag-alala. Love na love kita. Dali Vidal is watching. Oo. Alam nyo po, yung lupa na yon, hindi ko na ni sa hinagap, hindi ko na iniisip na pag-aari yun ni Ate Lillian. Kasi kung talagang yun, nabili ko man, kung kaloob sa akin yun, dapat nandun ako. Kasi pangarap din ni Jojo magkaroon ng farm. At alam nyo, gusto niya alagaan mga kabayo. Kaya lang dun sa panahon na yun, nagkaroon na nga po siya na stroke. Oh. Ayoko po naman lumayo kasi nandito po ang hanap buhay namin sa Quezon City. Si Lord na po ang magdoble ng blessings para sa'yo. Yun na nga, alam mo, Ma'am Rubilin, ako kasi ang taong hindi ako mapagbawi. Halimbawa, merong dumating dito. Ma'am Lillian, akin yun eh. Yung nakuha ng tao mo, kunyari, meron napulot na bisikleta. Ah, ganun, sige kunin mo. Siguro na nakita lang. Oh, sige kunin mo kung sa'yo. Wala na akong, pag sinabi niya kanya, naniniwala naman akong kanya kasi napulot ng tao ko, pinasok lang naman doon sa bakod para kung sino magki-claim, at least naka-safety siya doon. Alam nyo na, wow! Sana all test de Jesus Buseta, sabi ni Arnel Borja Ambas, yung kumari kong sexing maganda. Ayan, excuse me po. Alam nyo, sa totoo lang, yung buko Diyos, napipigil niya yung pagtaas ng calcium natin sa kidney. Ayan. Napipigil niya yung pagtaas ng protein. Kasi isa siya sa lumilinis ng ating kidney. Linear Dino, sabi ni Marilyn Makasukol. Bekenemen, Mars Lillian Gabriel, mabuhay ka, more power. Thank you so much, miss you. Punta tayo sa Tagaytay. Oh, pupunta kami dyan. Sama ko si Latinay at si Julio. Susunduin ko sa ano. Pupunta kami sa Tagaytay. Mag-swimming tayo. Patikim ni Bebo. Bakla. Ay! Salbahe ka talaga. Ayan. At alam niyo po ba, ang sabaw ng buko, sinusuportahan niya ang kalusugan ng ating puso. Kasi nileles niya ang cholesterol. Alam niyo yung triglyceride, yung tinapik ko na HDL tsaka LDL, nilelesen niya po ang pagtaas ng blood pressure at tsaka ng cholesterol. Ayan. Tyler Duratem, oh, it breaks down the calcium that solidified sa kidney. Yes! Nakita mo, ang ganda, diba? Kaya, alam niyo mga kababayan ko, pagka meron tayong programa dito sa Libreng Kaalaman ni Ate Lillian, kasi ako po, hindi po ako magsasalita sa inyo nang wala akong kasiguraduhan. Uy, Marites de Jesus Boseta. Ayan, sabi sa iyo ni Arnel. Ayan, bahala kayo mag-usap sa PM, ha? Basta ako si Tinay, patitikman ko ng luto ko. Okay, nakaka-reduce siya ng blood pressure. Tsaka yung potassium. Nakita nyo? Magandang maganda po. Yung potassium natin, paaangatin doon po sa mababa ang potassium. Tapos ibababa niya yung protein at calcium na nakikita sa ating mga ihi. Ayan. Nakita nyo ang ganda po ng benepisyo ng sabaw ng buko. I'm late again and again.
Labaday, si Inday, ano po topic natin ngayong araw po, Vanessa? Inom ako now, pinaglagaan ng oregano, may ubo at sipon kasi akit. Mars, wag mong ilaga. Pitpitin mo. Hugasan mabuti yung dahon ng oregano. Ito po ah, para sa kalahatan. Wag pong ilaga. Ibabad lang sa tubig na konti. Tapos hugasan sa running water. Pitpitin mo lang ng kutsara, parang lalantahin mo yung dahon. Okay? Yung iba kasi nilalagay naman sa loob ng sinaing para uminit. Hindi po. Huwag niyong painitin kasi yung nutrients niya, naluto na. Okay, ito po ang tamang pag-inom ng oregano na katas. Pitpitin po natin yung dahon after natin malinis. Pagka napitpit na, hugasan mabuti ang kamay, maglagay ng guantes na plastic, tsaka pigain. Kung makakuha po tayo sa pagpiga ng more or less siguro mga 15 na dahon na malalaki, talaga ba mamaya nguyain ko na lang? O pinaka the best, pati dahon nguyain mo, Mars. The best yun. Pagka nakakuha na po tayo ng 3 kutsarang katas ng oregano, yun po yung inumin natin. O ngayon kung makakayanan nyo po na yung dahon mismo hugasan, nguyain, mga 15 dahon po ah. So much the better kasi yung nutrients niya buong buo. Nagagaling po ang ating mga ubo, yung mga nakadikit na plema dyan, tsaka yung mga humihinang lungs, gagamutin po ng oregano. And one thing, dun po sa nagsasuffer ng mesherep kasi parang tsaa, oo. Pero wag, wala na siyang nutrients, Mars. Oo. Ngayon ganito po ah, para po dun sa nagsasuffer ng hindi makahinga dahil meron po silang tinatawag na positibo sila sa COVID. Magtinola po kayo ng chicken. Ito po, lagi ko sinasabi ito, tinolan chicken, tanggalin ang balat. Yun lamang pong filet. Huwag na po tayong mag-isa kasi magkakaroon pa ng mantika. Tatanggalin nga natin yung balat para wala siyang fats. Maglaga ng tubig. Ibuhos sa kumukulong tubig yung chicken. Bawang, sibuyas, luya, lagyan ng tanglad, malunggay kung meron, yung tanglad na dahon, tapos damihan natin ang pamintang durog. Ayan, tapos lagyan po natin siya ng sayote. Bakit ko po sinabi? Yes, Mars Arnelli, parang nga lang. Tapos po, ganito ang gawin nyo. Habang mainit yung sabaw, higupin na ng higupin hanggang sa pagpawisan kayo, makaramdam kayo ng pagpapawis. Bakit ko po sinasabi sa mga nagsasuffer po ng may mga nakadikit na phlegm at nahirapang huminga, bakit ko po kayo pinagtitinola? Kasi po nagpo-produce po ang tinolang chicken ng amino acid. Lalo po pag meron siyang sayote, tsaka yung tanglad, luya. Bakit po siya nagpo-produce ng amino acid? Pagka po nagsama-sama yun, napakuluan, at nahigo po natin, yun na po yung babakbak sa plemang nakadikit po sa ating lalamunan. Take down notes. Yun din po yung magpapaluwag ng ating paghinga. At yung nakadikit na plema sa ating lungs, babakbakin po ng amino acid because of tinolang chicken. Lagi ko po yan sinasabi sa inyo every time na nagpo-programa si Ate Lilian kasi napakahirap po. Pinakamahirap yung gusto mong huminga, hindi ka makahinga. Pinakamahirap yung ang sikip-sikip ng dibdib ng ating mga kababayan. Kaya si Ate Lilian, dahil hindi ko naman kayo maabot, ngayon kumik, kasi po diba pagka nagkaroon ng COVID, nasa isang room lang kayo, hindi kayo pwedeng may kasama. So, walang gagawa nung cupping para i-massage po yung ating likod. Isa po yung nakakatulong para kumalas ang phlegm. Tapos, meron kayong amino acid because of yung tinolang chicken. Di po ba, napakasarap nung
yung mga advices ni Ate Lian, simpleng magagawa. Hindi po kayo gagastos ng 1,000 dito. More or less, siguro 100 pesos, 150 pesos. Nagamot nyo na po yung sarili nyo na magkaroon kayo ng pakiramdam na magaan. At saka alam nyo, babakbakin niya talaga yung plema. Alam ba yung plema? Bakit kailangan mabakbak at lumabas sa katawan natin? Yun po yung nagiging cause ng virus. Nai-infect po yung mga dinadaanan niya. Kumakalat yung virus na yun hanggang sa kung saan-saan na po tayo makakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. So hanggang maaga po, pag meron na po tayo nararamdaman na nawala ng panlasa, nagsikip ang paghinga, magtinola na po tayo ng chicken. Tapos more on fluid, especially yung sabaw ng buko. Yan, para kung ano po yung mga dapat nating maiwasan ng mga sakit, mahuhugasan na po tayo. At alam niyo po, nagre-restore po ng electrolyte. Siya po yung nagiging parang, alam niyo, iniinom natin na Gatorade. Eh yung Gatorade, may mga chemical yan eh. Yung sodium, potassium, magnesium, nakukumpleto po siya. Sa blood chemistry natin, nagiging maganda po ang pag-inom ng sabaw ng buko. Kasi nagsisilbi po siyang, siya yung nagiging electrolyte na. Ganda ng Reyna ng Anvil Products. Hello, God's Angel. Thank you so much. I love you guys. Love ko kayong lahat. Para sa mga atleta. Ayan, yung mga tumatakbo. Pinapawis. Yung mga nagwe-weights. Yung mga nag-bibris walking na lumalakad ng ilan yung walk nila. Lumalakad sila, kaka 8,000 na steps. 10,000 na steps. Palagay ko yan, lumalaglag ang pawis. Ayan, Ate Susana, take down notes. Buko juice is the best source ng hydration. Oh, di ba? Huwag po tayong iinom ng mga Gatorade, yung mga, ano yung mga pampalakas, na mga energizer, huwag po. Ayan. Yes, that's true, Ate Lilian, thanks for saving my life. I cook tinolang manok. I felt better cause Ate Lilian, ayan si Ate Susan ko din. I felt better cause Ate Lilian. Ayan, dahil daw sa sinabi ko, yung binigay ko sa kanyang advice. Kasi si Ate Susana, grabe ang ubo niyan. Nagbi-video call kami, Diyos ko, parang tumatahol. Pagka nagsasalita siya, ang laki ng boses. Tsaka pag ang tigas ng plema niya, naku Ate Susana, nakadikit siya, kailangan mapakbak. Thank you so much na sumusunod kayo kay Ate Lilian. Mumuya ako ng 3 piraso ng oregano just now. Di siya masarap. Kaya nga, ang sabi ko, BFF, dikdikin yung katas. Alam niyo ako ang gawa ko, yung katas ng oregano, lalagyan ko siya ng konting lemon or calamansi, tapos lalagyan ko siya ng konting honey. Ang sarap niya. BFF o maring si Mars Arnelli, ganun ang gawin mo. Bakit BFF meron kang ubo? Mamaya mag-usap tayo. May i-advise ako sa iyo. Ay, nakapaligo na. Ayan, presko na si Mami. Hello po, Ma'am Lilian. Good morning po. Sabi ni Jenny Bricky Soldevela. Ayan. Daisy Jacobe is watching. Jenalyn Lacerna, Jubilin Gajane. Ayan. Source ng hydration ang buko juice. Tapos low pa siya sa calories. Kaya wala po kayong dapat katakutan. Inumin agad habang fresh ang buko. Kasi habang nandun siya sa loob, sinuksukan natin ng stainless na straw, nandun po yung buong-buong nutrients niya. Wala na tayong hahanapin pa sa iba. Hahaha, pero inubos ko naman yung 3 piraso. Wala akong ubo, trip ko lang kasi sabi mo, pwedeng mo yan. Eh yes! Alam nyo ako dito, mauubos na naman yung dahon. Ang ginawa ko, pinagbabaligo, nilagay ko sa pasong bilog. Tinusok-tusok ko. Ayun, ang dami na naman niya. Kaya araw-araw si Ate Lilian. But I feel good, ha? Yes. Ang ganda niya. Nakakaginhawa. Yung buko juice, maganda. Yung
yung ayan yung sinabi mo na oregano, maganda rin yan. Lalo sa paghinga, nakakaganda po siya. Okay? At alam niyo po, ang nagagawa ng buko juice, eto. Nalelesen niya ang wrinkles. Nalelesen niya ang dehydration. At alam niyo, huwag niyong iinumin ang buko juice sa morning. Lalo doon sa nagtataglay ng mga may acid. The best time to drink buko juice sa lunch time. Pero hindi siya malamig. Oh, ayan ha. Okay, Jenny Bricky Saldivella is watching. Felisa Malibirag is watching. Thank you so much. Ayan. Ito pa ang pinaka-importante. Ano ba ang nagagawa ng buko juice? Ayan. Dahil ang buko juice, sinusuportahan niya ang heart, yung health natin sa heart, nileles niya ang cholesterol, yung triglycerin, pinabababa niya yung HDL at LDL, nire-reduce niya, ibig sabihin, ang blood pressure, kasi yung potassium niya, 600 milligram, kung gagramuhin natin. Tapos, ano po siya, nalelesen niya kung, halimbawa, dahil nga, 'di ba ang pagkamataas ang cholesterol, prone po tayo sa stroke. Ayan. Na nape-prevent niya po yung blood clot. Yung namumuo po na crystal na doon sa dugo natin. Para pagka dumaloy po yan dito at pumutok, yun po yung nagiging cause ng stroke. Buko juice gamot din sa may UTI. Yes, mamaya po tayo dyan. O, yung thrombotic activity ng buko juice, yung pamumuo ng dugo, na pe-prevent niya po yan. Kaya napakaganda. Uy, good morning, Edwin Toribio, kila Diche sa Tondo. Thank you so much for watching. Ayan. Alam niyo po ba, ang pinaka maganda, sumunod lamang po tayo sa tama. Pagka tayo sumusunod sa tama, hindi po tayo napapahamak. Ayan. Yan po ang mga benepisyo ng buko juice, yung tinatawag natin na sabaw ng buko na nagiging alkaline. O, ayan. Bakit po siya may risk? Kung meron po siyang mga benepisyo, ano po yung risk ng buko juice? Marites Henova is watching. Good morning. Dahil nga po sinasabi ko sa inyo, yung mga nakakarinig ngayon sa akin, kung kayo po ay nagtataglay, meron na po kayong mga stage 3, 4, 5 sa kidney, hindi na po kayo pwedeng uminom ng buko juice. At alam nyo, dyan po nyo yung mararamdaman na ibabawal ng doktor, hindi kayo pwedeng uminom ng maraming tubig. Okay. Sa ganitong kalagayan, mga kababayan ko, hihintayin nyo po ba na nakita nyo may umiinom, na inggit kayo, gusto ko rin uminom, pero yung oras na yun na dinadialysis ka, kailangan ang inom mo sa tubig, sip lang, ganun ah. Babasahin mo lang yung labi mo. Gusto nyo po ba na maranasan yung ganong kahirap? Good morning po, Ate Lilian, sabi ni Edwin Toribio. Marites Inova is watching. Nung araw na wala tayong sakit, malalakas ang katawan, tamad na tamad uminom ng tubig. Ngayon, nasa stage 3, 4, 5, kailangan ka ng i-dialysis. Ngayon mo, urge na urge, uminom ng tubig. Gustong-gusto mong uminom, pero ang sabi ng doktor, ang isang litrong, hindi siya isang litro. Meron siyang parang bilang, parang 330 ml, parang isang baso. Yun lang yung tubig mo sa maghapon. Gano'ng kahirap. Ito po yung sa mga risk dahil meron na silang nagpo-progress na po yung hindi na maganda yung functioning ng kidney, hindi na po tayo pwedeng uminom ng buko juice. Hindi na rin po tayo pwedeng uminom ng maraming tubig. Unlike ngayon, sinasabi ni Ate Lilian, ang iinumin po natin, 2 liters, kung po pwede pong dagdagan pa natin ng konti yun, pero kung hindi nyo na kaya hanggang 2 liters, ayan, binigyan kayo ng kapatawaran ni Ate Lilian. 2 liters, pwede na, tapos may buko juice pa tayo na isa sa isang araw. Pagka kasi meron na tayong kidney failure,
high na ang potassium no. Hindi na po tayo pwedeng uminom ng buko juice o ng maraming tubig. Tapos meron pa po, hindi po tayo pwedeng uminom ng buko juice pagka meron po tayong severe form ng allergic reaction. Kung kayo po ay may kinain lang, nagpapantal, may asthmatic, yung ina-asthma kayo, tama, that is the time na kahit ang simpleng tubig ay nagiging toxic na sa katawan. Yes. Pagka tayo po ay hindi na hindi na kinikilala ng kidney ang anumang liquid, wala na. Huli na po ang lahat. Pero hanggang masagana pa po ang ang mga paggalaw ng ating mga kidney, sariwa pa siya na nagpa-function sa ating katawan, alagaan po natin, napakasarap ng may malusog na kidney. Kasi imagine nyo, siya yung sumasala ng dugo. Yung maruming dugo, meron siyang pinaglalagyan para yung merong host doon na ureter ang tawag, yun yung nilalabas natin sa pag-ihi. Yun yung dumi. Di na kayang i-process ng kidney kahit ang tubig. The patient will retain the water sa katawan. They then become bloated. Tama po. Ayan. Mami Rabina Naya is watching. Alam nyo, sa mga nakakaintindi, na pag tayo po ay nagkaroon na ng hindi magandang functioning ang ating kidney, napakahirap. So, mga kababayan ko, please, I beg your pardon, uminom po tayo ng tubig hanggang may kakayanan po tanggapin ang ating kidney. Hanggang kaya po natin na uminom, maging malinis po ang ating pangangatawan, please lamang po sumunod tayo sa tama. Kahit hindi po kay Ate Lilian kayo sumunod, kung meron kayong naririnig na nag-a-advise sa inyo na mabuti, sundin po natin kung ano po ang tama. Hindi po ba? Hindi po ako nandito na nagmamagaling sa harapan nyo. Hindi po ako nandito na para sumikat sa anumang bagay. Hindi po. Nilagay po ako ng Lord dito para ispread ko po sa inyo ang kaalaman ng kanyang mga mabubuting salita at ang kanyang mga kalooban na dapat natin susundin. Nandito po ako sa inyong harapan para ituro ko po ang mga tama at ang mga kaalaman na dapat po nating matutunan lahat. Ayan. Di po ba, napakasarap po ng may alam. Dahil sa buko juice, marami na naman po ako naging lesson sa inyo. Di po ba, ito po yung lecture na dapat na, alam nyo, binibigyan nyo ng halaga ang lecture ni Ate Lilia. At take down notes, kami po dito sa Broadstreamcast Communicators, buong puso po kaming naglilingkod sa inyo nila Tata Beth Paipon, nila Kuya Sammy Gabo, nila Kuya Willie Espiritu at sa lahat po ng bumubuo ng Broadstreamcast Communicators. Nandito po kami araw-araw sa inyo mula Lunes hanggang Linggo. Nagbibigay po ng mga impormasyon, nagbibigay po ng mga stress reliever sa inyo. Alam nyo, yung manood lamang po kayo, tapos i-follow nyo po ang aming page, BSC page. Isang malaking karangalan na po na nahandugan nyo kami ng malaking tulong. Yun lamang po ang hinihiling ni Ate Lilian sa inyong lahat. At sa darating po, September 21, 2021, yan po ay isang ikaunang taon na mahalaga po sa amin itong araw na to. Yan po ang first year anniversary po ng Broadstreamcast Communicators. Ayan, sana po lagi kayong naka-tune in dito po sa aming programa mula po Lunes ng umaga kay Brother Mar. Magbibigay po siya ng mga kaalaman sa mga salita ng Diyos. Umaga pa lamang po, nabibiyayaan na po tayo sa ating gawain sa araw-araw, sa buong maghapon. At pagdating po ng gabi, magpapasalamat po tayo, hingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa natin pagkakamali sa buhay. Para po tayo, lagi tayong naririnig ng Diyos. Dahil siya po ay inaccept na natin bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Alam nyo, napakasarap. Napakasarap na sumusunod po tayo sa tama para hindi po tayo naliligaw. Mabuhay po tayo ng masagana dito sa lupa. Kung mawawala man tayo, meron po tayong naiwan legacy sa ating mga mahal sa buhay. Ano po yung legacy na yun? Na naturoan po natin sila sa mga kaalaman
na hinandog ng ating Panginoong Diyos. Di po ba? Yung kaalaman ng kanyang kalooban. Pag-aaral po, pagtuturo ng mga kaalaman para po mapangalagaan natin ang ating mga sarili at pangangatawan. Pag-aaral na naituro po natin bata pa ang ating mga munting anak, munting apo, munting pamangkin. Alam niyo mga bata, yan po yung tinuturuan na naunang magkaroon ng teaching sa loob pa lang ng bahay. Para po yung pag-aaral na yung paglabas nila. Alam nila kung paano makakasalamuha sa mga tao at kung meron naman po sila makakasama na alam nila na hindi nagiging mabuti, sila po yung magiging daan para magturo po sa mga mabubuting kaparaanan na natutunan po nating lahat. Magandang tanghali, good morning. Magandang tanghali, good evening sa lahat po. Ma'am Ibramos, good morning. Ma'am Lilian Gabriel, more power to your program. Thank you so much for watching. Sa wala niyong sawa na pakikipag-participate dito po sa aming mga programa mula po Lunes hanggang Linggo. Maraming maraming salamat po kay April Joy Diniega Favela is watching. Teka muna po sandali at meron lang po akong hinahanap. Ayan, sandali lamang po at maya-maya po ay makikita ko na ang aking hinahanap dahil may aalis po ang aking unika iha. Eto na. Ayan. Sige po, ituloy po natin ang magandang programa ni Ate Lilian. Okay, ingat ka na. Love you. Eto po. Alam niyo po yung mga benepisyo, di po ba? Okay. Nandito po tayo sa Buko Diyos kanina. Ingat ka. Love you na. Ito pong Buko Diyos, tandaan po natin yung oregano. Oregano na pinakakatas. Maganda po yan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, mahalin po natin ang ating sarili dahil kahit po tayo may asawa, sobrang mapagmahal, hindi niya po kayang mahalin ang ating sarili kasi tayo po ang nagdadala niyan, tayo po ang may katawan. Ayan. Doon po sa mga naituro ko sa inyo, ayan ha, yung Buko Diyos, yung pala yung sikreto ni Ate Lilia. Kaya wala, di masyado wrinkles. Ayan, hindi ako na-dehydrate kasi talagang pala inom po ako ng tubig. Meron ako dito yung G2, meron akong Anvil Coffee. Ayan, sabi ko sa inyo, mag-Anvil Coffee kayo, oh. Ayan, lactose free. Wala po siyang creamer na gatas o whatsoever na makakasama po sa ating sikmura, doon po sa mga nagpapalpitate, doon po sa mga nagkakaroon ng acid. Safe po kayo kasi malunggay base siya. And at the same time, 8-in-1, organic po siya. Napakasarap. At doon po naman sa mga gustong makatulog agad, try niyo po ang Anvil Choco. Ito po, mangosteen base. Lahat po ng ingredients ng Anvil Coffee, 8-in-1 yun. Plus 2 ingredients, yung coco sap na pure at saka po mangosteen. Kaya po ang Anvil Choco is 10-in-1. Pinagsama ko po lahat sila para maging Anvil Choco. Kaya napakaganda rin po nito. Ayan. Iinom po kayo ng mga product ng Anvil. At syempre po, hindi po mawawala ang isa pang spirulina na, ayan, tumutulong din po ito para tayo ay makakatulog ng maganda. Mag-circulate po ang dugo. Alam niyo po ba, sa isang buhay, pagka po tayo, laging stress, depressed, hindi po tayo nakakatulog ng maayos. Isa po yan sa nagiging cause ng maagang pagtanda. Pero pag nag-i-spirulina po tayo, nag-a-Anvil Coffee sa umaga, Anvil Choco sa gabi, sa tanghali nyo po inumin ang spirulina, 4 na tabletas. Wow! Talagang pagdating ng gabi, pararamdam sa inyo ng spirulina na kailangan nyo ng magpahinga. Yun po yung nagiging cause na nagmumukha kang bata, humahaba ang buhay, nagkakaroon ka ng malakas na resistensya ng pangangatawan. And one thing, nagiging masarap mabuhay pag wala kang nararamdaman. Imagine nyo, si Ate Lilia magti-TikTok sa September 21. Manood kayo. Panoorin nyo ang aming programa sa September 21. Doon ko ibubuhos lahat ng talento ni Ate Lilian. Ayan. Tapos po, may mga bibigyan kami ng mga certificate doon po sa mula nung tinatagpo ang
ang Broad Streamcast Communicators. Magbibigay po kami sa mga matyatyagang naka-tune in sa programa namin mula umaga ng Lunes hanggang gabi ng Lunes, mula umaga hanggang gabi ng Sabado. Yung araw-araw nakikita ang pangalan nyo, nakikipag-participate kayo, meron kayong inaantay na pagpapala sa Broad Streamcast Communicators. Kaya ako po, sa tuwing magpa-program ako, lahat kayo dyan, lahat ng lumilito na pangalan, nililista ko. Kasi kasama po kayo sa raffle. Iba po ang raffle ng BSC, may sariling paraffle po si Ate Lilian. Ayan, bakit po? Mananalo kayo ng mga may bagong product po si Ate Lilian, ng Anvil Organic Products. Ayan. O, diba? O, ayan, naglilinis. Naglilinis si Tikya. Ang layo mo daw, Tinay. Ayan, humingi na sorry sa'yo. Patawarin mo na. Okay. Kaya tune in lamang po kayo kay, mula kay Brother Mar. Kaya para bago po mag September 21, makikita lahat ng names nyo doon, mga pangalan nyo. Nagpa-participate kayo. Pasok na pasok dyan si Tita Naya Rabina. Yes! At mga tropa na sina Susana Odin at Annalie Gandesa. Totoo yan. At saka yung mga may papremyo ako sa mga masisipag mag-share ng BSC program. Ayan. Wag lamang po yung aking programa. Panoorin niyo po lahat ng programa ng Broad Streamcast Communicators. At doon po sa may mga, kasi po may nagte-text sa akin, nag-PPM. Ma'am Lilia, nanonood kami kumisang yung programa nung ganun, nakakaboring panoorin, hayaan nyo. After ng September 21, magpapatawag ako ng meeting sa ating board. Yes, of course, andyan na, ka-registered na, ayan. Yung masisipag mag-share, yung masisipag mag-watch, ayan, meron po kayong mga souvenirs na galing po sa Broad Streamcast Communicators. Kahit mag-show ka pa ng alas 3 ng madaling araw, kaya pa din nilang manood niyan. Nako, ayan, God's Angels, ayan, nangangaral na si Father Bob. Thank you so much for watching. Ayan, 11:36. Gusto ko po, meron lang akong ma-insist sa inyo. Kasi maganda rin po ito eh. Sa umaga, magwa-warm up tayo. Lagi ko po sinasabi sa inyo, di po ba? Ayan. Kahit boring, basta watch. Watch lang. Ayan. Meron po tayong warm up na tinuro ni Ate Lilian, di po ba? Magpe-pray tayo sa morning. Deep breathing, 10 times sa umaga, 10 times sa gabi. Tapos, mag-stretching tayo doon sa mga nagtataglay ng mga, alam nyo na, yung may mga stiff neck, tikya. Dahil sa una na mataas, nagkakaroon sila ng yung aking thoughts, yung best friend ko, meron siyang nararamdaman na nagtitiktok daw, tiktok sa kanyang batok. Meron daw pumipitik. Ayan, bakit? Tikya, lagi mong pagkain lechon. Baboy, ayan, nagdi-display ka pa ng gano'n na puro taba, ayan. Visit ka, Bob. Diyan, binubuking mo kami. Ayan, nagkakabukuhan na ba, mami? Ayan, hindi sa kanila kasi, yung friendship kasi, parang wala nang tulugan. Buti na lang wala na si Kuya Germs. Atikya, ayan, yung unan mo, yung unan daw niya, gusto niya lahat ng unan ilagay sa batok. Mali po. Para po doon sa mga nagtataglay na lagi sumasakit ang batok, hindi po lahat na sumasakit ang batok, high blood. Thanks, Father Bob. You're not only good advisor, but you're a good fortune teller. Ayan, mamaya-maya po, ituturo ko, meron akong ituturo sa inyo. Alam niyo po doon sa paghiga, alam niyo yung towel, yung bath towel, tiklupin sa gitna, tiklupin ulit sa gitna, di nakadalawang fold na. Yung pangatlong fold, gawin yung tatlo, yun lamang po. Or, balumbunin niyo, i-roll niyo yung towel, yung dito lang, kasi tignan niyo, pagka nakahiga tayo, ito lang ang kailangan na merong pantay. Yung likod niyo, gusto niyo po ba makuba? Kami na pumalit kay Kuya Jerry.
Sabi ni Tyler Duratem, ha, sila nga pumalit kay Kuya Germs. Ayan, eh ano ang pangalan na? Hindi na Kuya Germs yun. O, anong pangalan? Yes, sinusunod kita. Thanks, Tot. Ayan, sumusunod na raw si Tigya. Iwas-iwas po tayo sa mga oo. Ang bagamat masarap ang lechon, pwede lang tayong tumikim. Huwag na tayong tumikim ng mga taba. Kasi doon nga po tayo madadali. Kaya pasok mo na sa show. Sige, Mami. Ayan, Tata Ben Paipon. Kung nanonood si Sir Tony Salaw, ang ating presidente. Mag-show daw kami. Kasama ang God's Angels, Mami Ravina Naya, Susana Udin, Ana Ligandesa at Lilian Gabriel. Bigyan nyo daw po kami ng slot dyan sa BSCC. Ayan, sa BSC, sa Broadcast Communicators. Kahit daw isang oras, yun lang magkaroon sila ng, magkakaroon din po kami ng mga advices na may kanya-kanya po kaming mga karanasan. Ayan, yun po yung pag-iisipan ko kung anong title. Kung kayo po ay papayag na mabiyayaan kami ng kahit na isang oras na magkakasama po ang God's Angels, ayan, para maipadama naman po namin ang pagmamahal namin sa aming mga kababayan. Mabuo ang God's Angels sa pamamagitan po ng Broadcast Communicators. Ayan ha! Mami, sinyout out ko na po. Isama mo na din si Father Bob. Okay. Basta po tayo, basta meron tayong makikita na tayo sa, pagka nagpo-program tayo, makikita tayo lahat. Hindi naman kasi tayo pwede magsama-sama. Yung isa nasa New York, yung isa nasa Laguna, yung dalawa nasa Iloilo, ako nasa Quezon City. Buti na lang, may internet, malaking bagay po. Ayan. Thank you so much for watching. Ang oras po natin, 11:41. I can suggest for a show's title. Yes! Sige! I-ano mo kami, bigyan mo kami ng title at pag-uusapan namin nila Tata Ben kasi alam ko meron pa kami slot na Good Anak kasama Lodi ng Bayan. Ayan. Araw-araw. Nako, speaking of Lodi ng Bayan, sabi ni Tata Ben kay Kuya, kay Daddy Raph, namimiss niya na raw kayo, Daddy Raph at saka si Don Danquas. Namimiss niya na ang Lodi ng Bayan. Why not isang araw, gusto ko magtawagan, magkamustahan, kasi malapit na, kasi part pa rin kayo ng Broadstream eh, kasi nagsimula din kayo dito. So, ang request ko po kay Don Danquartz at kay Daddy Raph, gawa kayo ng video na babatiin nyo ang first year anniversary ng tapos ibibigay ko yung kay Kuya Charlie Fry, para magkaroon naman kayo ng alam nyo na mag-greetings kayo dito sa Broadcast Communicators para madinig din kayo kasi ipopost siya ni Kuya Charlie. Mag-ano kayo, Don Danquartz at saka Daddy Raph, mag-video kayo pareho para ayan, para meron tayong part pa rin naman kayo dito. Thanks, isama na din natin si Janet Bocobo Marco. Ayan, mag-uusap-usap po tayo, Mami. Mamaya po, pagkatapos, ayan. Ayan, dun po sa araw-araw. Ito, napaka-importante kasi may tumawag sa akin, Ma'am Lilian, paano po ba ang gagawin pagka araw-araw pinupulikat? Hindi na makagalaw, hindi na nagbabago, yung araw-araw naninigas, yung, binti, yung muscle, ayan. Alam nyo po ba, meron kayong artery disease, kailangan, punta po tayo sa espesyalistang doktor kasi pagdating po sa mga ganyang pulikat, meron pong mga consequences na meron naman akong pwedeng i-advise sa inyo na para po kayo ay magkaroon ng kaginhawahan lang po muna for the meantime kasi alam nyo kung saan po nakukuha ang pulikat, yung matataas ang uric acid. Pero meron po akong i-advise sa inyo. Gawin nyo po ito. Take down notes, ha? Para po sa mga madalas pinupulikat, okay. Bago po matulog, ibabad sa timba. Timba po, ha? Hindi palanggana.
lagyan ng tubig below the knee. Ibig sabihin, sakop po niya ang buong binte. Lagyan po natin siya ng Epsom salt. Bakit po Epsom salt? Kasi meron na po siyang, ang Epsom salt po, meron siyang magnesium sulfate with activated charcoal. Alam niyo po ba kung bakit ko pinabababad sa Epsom salt? Kasi may dalawa po tayong klase ng Epsom salt. Yung isa sa katawan. Opo. Yung Epsom salt po para sa paa. Nakakapag-relax po yan ng muscle. Ayan. Yung pong binti natin, yung namumulikat muscle po yan eh. Yung dito po sa paa, yung nagpapatong-patong ang daliri, di po ba? Pagka pinupulikat. Ayan. Para ako na puwing. Okay. Ibabad lang po natin yan. Bakit ko po pinabababad sa Epsom salt na may magnesium sulfate? Para po bubuka po ang muscle, magiging maganda ang blood flow. Alam nyo po ba kung bakit kayo pinupulikat? Sa taas ng uric acid, poor blood circulation po ang ating dugo. Hindi po siya nagpa-function ng maganda. Kaya alam nyo mga kababayan ko, bakit po natin iintayin na tayo po ay magkaroon ng ganitong mga karamdaman? Samantalang katulad ni Ate Lilia, no? To take out muscle pain and sprain. Yan! Warm water plus Epsom salt. Yes! Warm water po ah! Huwag naman yung halos hindi mo na maitapak yung paa mo sa init. Yung kaya po na init ng ating paa. Ayan. Meron po tayong 11:45. Marami na po kayong natutunan sa akin. Okay? Huwag pong cold. Kahit po tayo maliligo, huwag malamig na tubig. Lalo kung meron na tayong mga aray-aray, aroy-aroy. Okay. Paano po ba ang pagtitimpla? Sa isang timbang tubig, kailangan below the knee ang tubig, 2 tablespoons ng Epsom salt, 2 tablespoons ng activated charcoal. Alam nyo po ba, yung Epsom salt, samahan po natin ng activated charcoal. Alam nyo, meron tayong nabibili na. O kung wala tayong mabiling powderized na, bili tayo ng charcoal, tayo na po yung mag-powder. Dalawang kutsara po nun, isasama dun. Naku, maniwala kayo, lahat ng masasamang elemento, yung mga toxin, hihigupin nun. Tapos, pagkatapos po nun, gawin po natin ito siguro more or less mga twice a week. Tapos gawin din po natin, halimbawa ginawa po natin itong pagbababad ng Epsom salt ng Lunes tsaka Webes. Gawin po natin Miyerkules at Linggo. Yung sibuyas na sinabi ko sa inyo ilalagay sa ilalim ng paa. So you are hitting two birds in one stone. Activated charcoal exfoliates the skin. Yes. O, diba? Para yun sa mga, alam niyo, nangangaliskis na mga kapaahan. Meron po akong ginawa. Activated charcoal anvil soap. Ayan. Okay, Ate Lilian, parang mag-barbecue na. Dahil may uli. Okay. Okay, ayan. 11:48 na. May, Laila Feliciano, good morning. Mars, best. A regards kay Froilan. Oh, Gcas! Ayan na naman tayo. Gcas! Okay. Kanina po. Okay. Kanina po meron tayong naku, mag-uunahan na to. Dami mong alam ha. Join force. Laying dalawa. Ayan. Vanessa ko is watching. Eto na po. Mag-Gcas na si Ate Lilian. 100 na Gcas. Ano po yung trivia? Yung tatlong binanggit ko, ano po ang mga pangalan nung labas ng buko, yung parang ginagawang bunot, at saka po yung shell, meron pong pangalan yan. Ano po yung kailangan? Kailangan yung tatlong words na yun, ha? Kompleto na ayos po ang spelling. Iris, teka. Iris,
Via Ramiso de Ñaga, Exocarp yung balat, Mesocarp yung bunot. Oh, mali yung huli, wala siyang S. Wala siyang S. Ayan, oh, ayan ha, hindi po. Okay, benepisyo ng buko, hindi po. Ayan, ayan, dalian nyo. Hindi, kailangan ko yung tatlong sagot. Exocarp, mesocarp, endocarp. Ayan. Pakisulat si, ayan, meron na tayong nanalo. Si, teka, sino ba ito? Si Vanessa ko. Isa lang pong panalo, ha? Okay. Si Vanessa ko, tama po yung sagot niya. Exocarp, mesocarp, endocarp. Wala pong, hindi po endos, walang S. Ex, endocarp. Ayan, sayang yung sagot nung una-una. Hindi po, mami. Hindi, ayan, okay. Meron na po tayong winner. Si Vanessa ko. Pangalawang tanong po na GCAS na 100. Ayan. Ano po yung tawag? Ayan, mabilisan ha. Ano po yung tawag sa meat ng buko? Ayan! Iris Villa Ramiso de Ñaga endosperm. Ayan! Nakita nyo? Pagka may alam, nakakasagot. Ayan po, tama si Iris Villa Ramiso de Ñaga endosperm. Ayan, o, diba? Ang sarap. Ayan, meron pa tayong oras. Ayan. Okay. Pangatlong GCAS na 100. Ano po ang tawag? Ano po ang tawag sa sabaw ng buko? Ano po yung scientific name o botanical name? O, ayan. Hinanet, ayoko na. Mami, try and try lang. Huwag susuko. Ah, ayan, sagot na po. Buko juice, ha? Hindi po. Hindi, hindi. Ano po yung scientific name ang hinihingi ni Ate Lilian? Cocos nucifera. Ayan, palakpakan po natin si Rubilin Gadjane. Ayan, teka. Si Rubilin Gadjane, Cocos nucifera. Yun po yung tama. Pati spelling po niya tama. Ayan. Ika-apat na. Ayan, ika-apat na. Natanong. Ano po yung dalawang words na nagiging maganda po yung ating health, yung ating katawan, para po yung sa mga atleta, ano po yung nire-restore niya? Ayan, two words. Yung nagiging sodium, yung potassium, yung magnesium, nagiging maganda po pagka po tayo ay pinagpapawisan. Ano po yun? Ayan, sinabi ko po yung kanina. Kulang po, kulang. Hindi po, kulang. Two words. Kulang. Bago electrolyte. Ayan, sinasabi ko na. May isang word bago electrolyte. Hindi po, Mars. Hindi po. Sinabi ko na kanina eh. Kasasabi ko lang kanina. Source of dehydration. Oo, source of dehydration ang buko. Pero, Exxon Salt, hindi. Two words.
Ayun na nga, may electrolyte siya, pero hindi. Yung electrolyte, pangalawang salita yon. Bago siya, bago yung electrolyte, meron ako sinabi kanina, hydration, hindi po. Ano yung ginagawa? Ano yung nangyayari sa... Hindi siya hydration. Nag-i-start siya sa R. Masasabi ko lang kanina. Ayan, oh. Hindi po, yung electrolyte, tama na yon, dun yun sa pangalawa. Bago electrolyte, meron siyang isang word. Nag-start siya sa R. Tapos nag-end siya sa S. Miss Universe agot! Walang D! Tot, walang D! S! Hindi siya past tense, hindi. Hindi! Palitan mo yon. Wala siyang D. Baligtad po, baligtad! Dali! Hindi po, hindi siya pwedeng magbaligtad. Restores electrolyte. Ayan, palapakan natin si Tess de Jesus Buseta. Hindi restored. Restores electrolyte. Yun po yung tama. Ayan, restores electrolyte. Ay, tama sana. Kaya lang may nauna na mga sister. Ayan. 11:56. Ayan, okay. 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 Meron pa tayo. 100 na gigas. Nalista mo na. Okay. Ano po yung ginagawa? Diba? Okay. Yung pag umiinom po tayo ng buko juice, low in calories, di po ba? Meron ako sinabi kanina. Ano po siya? Nagiging source po siya ng ano, source of, ayan. Source of, ayan ha. Hindi. Source of, ayan, sinasabi ko na nga eh, source of, ano, source of hydration, tubig ng buko. Meron na si Amor ko? Meron na? Ano? May? Vanessa ko. Hindi ba isa lang yung Vanessa ko tsaka Amor ko? Isa lang ba yun? Teka lang ha. Kasi teka lang. Sandali. Sabi ni, sino yung unang nanalo? Vanessa ko? Okay. Yung source of hydration, tubig ng buko. Ayan. Tama po si Amor ko. Ayan. Oh, okay. Okay. Wala na po tayong oras, mga kababayan ko. Source of hydration, hindi po de. Wala pong de. Tama po si Teka. Tama si Amor ko, source of hydration, tubig ng buko. Tama po siya. So, maraming salamat po. Congratulations po sa lahat ng mga winner. At alam nyo, napakasarap po na nandito kayo sa libreng kaalaman ni Ate Lilian. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, paulit-ulit, na ibigin po natin ang ating Panginoon Diyos ng higit sa lahat. Lagi lamang po tayo na magmahal ng ating kapwa. Bigyan po natin sila ng pagmamahal, ng pag-aaruga. Kung ano man po meron tayo, lagi lamang po tayong titingin sa ating kapwa. Kung ano po yung ginagawa natin na mabuti, ipagpatuloy lamang po natin. At muli, magpapaalam na si Ate Lilian dito sa libreng kaalaman kay Ate Lilian hanggang sa susunod po na Sabado. Binabati ko pong muli ang aking mga God's Angels. Maraming salamat po sa pagpa-participate nyo sa aking programa, ang Lodi ng Bayan, ang mga thoughts ko, BFF, lahat po ng board and members ng Broad Streamcast Communicators. Hihintayin ko po kayong muli sa susunod na Sabado at lagi nyo pong subaybayan ang aming first year anniversary
sa September 21, 2021 at ma-enjoy nyo po ang mga ipamimigay natin. Meron po kaming mga paraffle at magkakaroon po kayo ng souvenirs dito po sa Broadstreamcast Communicators. Maraming maraming salamat po muli. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga libreng kaalaman dito sa plataforma ng lahat, ang Broadstreamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God first!